nandito na ngayon sa PST. So ito yung lugar na saan, especially ngayon, no, nabalik na ulit yung mga turista. Ito yung isa sa mga in-demand na lugar kasi ito yung pinakamaraming mga hotels, guest houses around this area na budget-friendly, mura. Isa ito sa mga prime locations dito sa Hong Kong kasi very accessible. I mean, may mga malapit na mga MTR stations and yung mga attractions or yung mga tourist spots na usually pinupuntahan, parang ito yung parang middle ground. Tama ba yung middle ground? But anyway, dito tayo ngayon maglilibot-libot sa TST kung saan papakita ko sa inyo guys yung saan nga ba okay magstay dito sa Tsim Sha Tsui at with regard dun sa Chungking Mansion, ano nga ba yung mga expectations at ano nga ba talaga or sulit nga ba, safe nga ba magstay sa Chungking Mansions dito sa Hong Kong. Ano tayo ngayon? As a vlogger ko. So yan, share ko yan dito guys sa aking vlog. So sa magandang reason, no, kung bakit okay din itong Kowloon or okay din magstay around dito sa Tsim Sha Tsui is first off, kung medyo maselan kayo sa food, ganyan, merong malapit na Jollibee dito. Tapos merong mga groceries and all, pwede kayong bumili ng snacks or food kung nagtitipid kayo. And then meron dito sa likod ko, meron yung Hong Kong, nagbebenta ng street food dito sa Hong Kong. So okay din dyan mag food trip if you wanted to try yung mga local street food nila rito. Ayun, nakakapanibago kasi hindi ako usually pupunta rito sa Tsim Sha Tsui. Especially nung mga pandemic days. Pero ngayon nung bumalik na ulit yung mga tourists, grabe, buhay na ulit tong area na to. Kasi dati, like 2 years ago hanggang late last year, I think, ibang-iba yung vibe dito. Pero ngayon, buhay na ulit, nakakatawa. Dami na ulit tourists, dami ng tao. So, good thing yun. Especially dun sa mga businesses na nandito. Kasi, grabe, sarado. Most of the, ano rito dati, most of the stores, mga pwesto rito, sarado. Pero ngayon, good thing nag-open na sila ulit kasi back to normal na, quote and quote, dito sa Hong Kong. So medyo maulan lang ngayon, April, usually ganito mga panahon, starting April, mid-April hanggang September. Ito, very unpredictable yung panahon dito sa Hong Kong, kaya hindi siya yung pinaka-okay na months to go here. Pero pwede-pwede, lalo na na usually this months, ito yung, I mean, ito yung mga months, ito yung mga mura yung mga airfare kasi. So yun, punta tayo ngayon sa Chungking Mansion. So marami rin nag-request about dito eh, na check ko daw or pwede ko raw bang i-share yung ano yung mga pwedeng magpapagstayan dito sa Tsim Sha Tsui area or sa Kowloon area in general. So ayan, puntahan natin guys and it's up to you to decide kung goods kayo rito. Ako personally, nagstay ako dun for 1 year dito mismo sa Chungking Mansions. Yung first year ko rito sa Hong Kong as, you know, as trabahador. Dun ako nagstay. So kaya I think, mayroon naman akong key to comment and to share my insight on, you know, staying here sa Chungking Mansion. So, yan. Pasyal tayo guys. Para magkaroon kayo na idea what's inside this, ano, in-demand guest house dito sa Hong Kong. Pagpasok nyo, marami mga money exchange dito, pwede kayong magpapalit. Merong Western Union. Ayan, basta medyo marami-rami rito. Sarado na pala yung ibang ano, sarado yung ibang money exchange na like itong Kinshin. Ito yung sikat na money exchange dito before. Pero for some reason, sarado na siya. Pero yun, pagpasok nyo din sa building, ayan, maraming mga ano rin dito, mga pwesto. Sige po. Tapos na po. So yun, marami mga pwesto rito. Nagtitinda. More Indian food. Tapos fusion ng Indian. Tapos Filipino food. So, ayan. Very ano rin. Nostalgic kasi nga. Dito ako nagstay for 1 year before. So yun, sumigat to. Or ito sa mga iconic na buildings dito sa Hong Kong. Itong Chungking Mansion. So sumigat to dun sa movie ni Wong Kar Wai na Chungking Express. So kung familiar kayo dun sa movie guys,
Ito, dito yung shila. And yan, pagpasok na pagpasok nyo doon sa Chungking Mansion sa entrance, ito yung bubungan sa inyo. So again, ngayon, most of the stores, like yung mga money exchange, sarado. Hindi ko alam siguro dahil weekend. Pero dati sobra, grabe talaga rito guys. As in, pagpasok mo pa lang, iba na yung ambience, iba yung vibe. Feeling ko maaga lang talaga nagsasara yung ibang mga foreign exchange dito. Pero ayun, pagpasok mo dito dati, iba yung feeling. Like, nung nag-stay kami rito, pagpasok mo, parang grabe yung amoy. Nakakabigla kasi very unique. Tapos, dati umaabot talaga hanggang sa labas yung pila ng mga paakyat ng mga elevator. Kasi nga, makikita nyo, or papakita ko sa inyo guys later, yung kung gaano kaliit at kung paano kayo umakyat dun sa mga elevators. Pero yan, dun yung block A. Tapos, dun tayo sa, makikita nyo naman kung anong block or kung paano pumunta dun sa block. And kung mahili kayo sa mga Indian food pala, okay dito kumain. Maraming kainan kung pwede. And yun, basta, kakaiba yung vibe. Eto, pagpasok nyo yan guys, talagang luma na yung building. And ayan, ito yung elevator area. So iba't ibang blocks din yun nandito. Ayan, ito, block dito. And then makikita nyo naman doon kung anong block yung hostel or yung guest house na i-rent ninyo. So dito, block B, ako dito ako nag-stay before. Ayun nga, my first year here sa Hong Kong, dito ako tumira sa block na to. And I think 40th floor yata ako before, if I'm not mistaken, yung tanong pagkakaalala ko. Pero ito, sa block B, ayun yung mga hostels. And mga pwede yung pag-stayan. So yun, huwag kayo malilito guys, if ever dito kayo mag-stay sa Chungking Mansion, better to check maigi kung anong block yung hostel or yung guest house na i-rent out ninyo. Kasi magkakaiba yung elevator papunta doon sa block na yun. So hindi accessible yung ibang parts or ibang rooms or ibang guest house doon sa, kung hindi yun yung elevator or yung block kung saan kayo aakyat. Like for example, dito sa block E, ayan, sa block E, ito yung mga guest houses dito. Ayan, mga hipag may camera kasi yung kasakay. Tapos guys, ayan, ganito lang kalaki yung elevator. Tapos may dalawa pa kami batang kasama kasi nakailang akyat baba kami para lang makompleto kami pag akyat at pagbaba dun sa ground floor. So yan, dito sa 16th floor. Actually marami ng mga guest houses dito pag akyat nyo. And ayan, dito ako nagstay before. Dito ako nakatira before for 1 year. Kaya, grabe, nostalgic lang yung lugar. But anyway, ayan, napakita ko sa inyo at least ganito yung ambience yung vibe. Again, it differs per floor. Pero dito specifically, ayan, sa block D, 16th floor ganito. So hindi yung sa elevator, hindi lahat may stapan or hindi lahat ng floors stapan. Ibang elevators, even number lang yung floors na istapan, yung iba naman odd numbers. So isa yun sa mga challenge kapag dito kayo magstay sa Chungking Mansion, yung elevator sobrang sigip. Tapos in general, yung mga guest houses dito guys, maliliit lang sila. And maliliit lang talaga yung mga rooms dito. So don't expect too much na yung spaces. Kasi dito sa Hong Kong, ang liliit lang talaga ng mga even yung mga condo units, yung mga tinitirhan, ganun. Kasi sobrang mahal ng rent. So kaya yun, kapag mag-stay kayo dito,
isa-set yun na expectation, or isa-set ko na expectation yun na kapag guest houses or hostels, sobrang liit lang talaga nun. Unlike kapag hotel talaga, mismo yung ibubook ninyo, ayun, for sure, kahit pa paano, meron kayong space, mas makakagalaw kayo na maigi. Pero kapag sa mga guest houses lang, in general, grabe. Like, ilang beses na rin kami nag-travel dito sa Hong Kong, maliliit lang talaga yung spaces. Like, pang-tulog at pang-ligo lang talaga yung nararent mo na guest house or yung room. Hindi ka talaga parang makakapag-chill doon, unlike kapag sa mismo hotel ka nag-book. So, yun yung difference at yun yung personal ko rin na experience, guys, sa pag-book nga or pag-stay sa mga hostels or guest houses dito sa Hong Kong at dito mismo sa Chungking Mansions. So ako naman personally, ang marerecommend ko dito sa Chungking Mansions, if ever man na dito kayo mag-stay, yung na-try namin before as a family, kasi syempre noon parang dun ka talaga sa tipid eh, budget lang yung pag-travel nyo. So yung na-book namin na guest house is yung Comfort Guest House. As far as I know, block D rin yun. I will verify. Pero doon kami nag-stay before. And okay naman siya with regard dun sa room. Very clean naman. At kahit pa paano, mabait din yung landlord or yung owner. Kaya okay din. I mean, ang pagkakaalam ko, apat na rooms yung na-book namin dun sa Comfort Guest House. So, yung ibang mga guest houses dito, may makita naman ako maganda rin yung mga reviews. So, it really depends dun sa guest house or dun sa hostel na mabubook ninyo. Pero, I would say, merong mga okay na guest house and hostels dito mismo sa Chungking Mansions. So, napababa na ako ngayon, guys. Ayun, at diba nakita nyo, so, ang tagal nung elevator, si maganda ka talaga. And, isa nga sa mga drawbacks dito is yung space, sobrang liit. So, ayan. Hindi magkakasya yung stroller dito or yung luggage nyo. So yun, guys, in general, marirecommend ko to yung Chungking Mansion. Ako personally, okay pa rin siya. Again, before you book, read the, testimonials or the views ng mga nakapag-stay na doon. Meron naman kasi talaga mga legit at mga okay na guest houses or hostels dito. Pero ako personally, if you will be traveling with your family, especially if you're going with a child or traveling with your children, mga asong baby pa and all, sa tingin ko mas okay kung sa mismong hotel kayo mag-book. Kasi baka matrauma kayo at yung culture shock baka hindi nyo makayanan. Kasi grabe talaga, lalo ngayon siguro in the upcoming months, mas marami yung mga tourists dito, mas maraming tao. Yung sikip, yung lugar, and yung vibe, baka kasi yun nga, medyo sketchy, medyo nakakatakot siguro, lalo na kung first timer kayo or solo traveler kayo, hindi kayo used dun sa ganitong klaseng, environment, baka mabigla kayo. So, ayun, baka much better if you would book a different guest house or hotel na iba dito sa Chungking Mansions. But ngayon naman, nilibot ko kayo ano pa yung ibang alternative na pwedeng mapagstayan around here sa TST. So, halos malapit lang din at within the area na very accessible at sa tingin ko, much better alternative para sa inyo, guys. So, let's go. So, in general, I would recommend na dito kayo around sa Kowloon area mag-book or mag-stay kasi unang-una, very accessible even from the airport. Sakay lang kayo ng A21 bus. Tapos, Mongkok, Jordan, Tsim Sha Tsui. Stop yan nung A21 na bus. Kaya, okay to. And at the same time, yung mga tourist spots, parang malapit na rito. Like Ocean Park, ilang stations away lang. Tapos, if ever naman na you will be going to, Disneyland, ganun. So, very accessible kasi may MTR stations dito na malapit. Like, specifically yung Tsim Sha Tsui station. So, lilipat lang kayo ng line, makapunta na kayo ng Disneyland and goods na goods na yan. Yung ibang mga tourist spots, walking distance lang. Like for example, itong Avenue of the Stars, Victoria Harbour, K11. Tapos para dun sa mga mahilig mag-shopping, merong Harbour City dito, K11, Peninsula. Ayan, sobrang lalapit lang.
pwedeng-pwede niyong lakarin. Kaya goods dito, especially around Tsim Sha Tsui area. So ngayon, dalhin ko kayo dun sa iba pang mga hotel na malapit na pwede rin or pwede niyong i-consider. Lalo na kung medyo nag-budget kayo sa pagpunta dito sa Hong Kong. So, let's go! Hi, one mega. Mega size? Yes, and the regular fries. Okay, and the bread? Then, chili cheese. Chili cheese. Then, one extra chicken karage. 4 pieces. Okay, thank you. That's it. Okay, phone back. So, guys, since I'm here na sa TST, my last call. Bye, potato corner. Nag-create tayo sa potato corner. So, isa rin yung sa mga perks kapag dito kayo nag-stay around TST. May Jollibee, may potato corner. So, nasa Pinas ka pa rin. Number 8. So guys, nagpumuna ako rito sa mga 11 or merenda mo na tayo. So yun, nakabili ako na siomay tsaka yung potato corner fries para sa merenda. So medyo napagod lang tayo. And since nandito na tayo sa TST na yun, nag-food trip na rin ako kasi wala to sa area ko kung saan ako nakatira kaya. Ayan, food trip. Tapos dito ako sa may art mall. Nakaupo. Saktong ano lang, tambay lang. So yun guys, this is the Holiday Inn Golden Mile, Hong Kong. Isa ito dun sa pinaka-accessible malapit sa MTR kasi kung makita nyo, na-exit na ng MTR dun. Tsim Sha Tsui station yan. So yan, kung may budget kayo, okay din dito. Katabi na ng Chungking Mansions is yung Holiday Inn Golden Mile. Ayan, so dito nakapag-stay yung ilang relatives naman. And ako yung mandin dito. Ayan. Lapit lang din siya dun sa NTR station. And I think pwede nyo siya mabook through Agoda and booking.com. Legit naman yun. Pag-book na rin kami before dun. If ever, pwede nyo siyang i-consider dito sa Tsim Sha Tsui. Then next, puntahan pa natin iba na alam ko na okay pag-stayan dito sa Kowloon area. Kaya pagtawid din ng Chungking Mansion, nandun na yung Jollibee guys. Para sa mga magsasailan. Ang chan katulad ko rin. So, not judging you. Dahil na, yun nga, yung mga magsasailan yung chan. At medyo hindi rin naman ganun ka. Kasi na yung mag-explore ng ibang cuisine, ibang food. Kasi nga, magsasailan yung taste buds. So, okay din naman yun. Mag-Jollibee kayo, McDo. No judging. Nasa sa inyo yan. Pero yun. Kung kaya nyo na mag-explore, kaya nyo parang i-try ibang mga food, lalo na yung mga local dishes dito sa Hong Kong. Why not, diba? So yan, kahit umuulan, may mga bumibili pa rin ng soft serve. Makikita nyo yan, yung mobile softy na yan, makikita nyo lang yan around here sa area na to. Like, minsan nasa harbor sila, Victoria Harbor. Sometimes, ayan, nandito lang sila sa paligid ng Tsim Sha Tsui, so... Okay din yung itry kung sakali man na mapadpad kayo rito sa Hong Kong. Kumbaga kung nasa Singapore kayo, meron yung $1 ice cream ba yun? Ayan, sa Hong Kong meron yung mobile soft. Magka-level ba yun? Parang hindi naman. Guys, one more hotel na pwede nyo itry dito around Kowloon area, around Tsim Sha Tsui is Hotel Pravo. Halos tapat lang siya nitong, I mean katapat lang siya nitong Foot Locker. And dun sa friend ko, nagstay na sila dito before. And according to her, okay din dito. Kaya, pwede nyo i-check guys, Hotel Pravo. Dito sa Tsim Sha Tsui again, this is along this road facing Foot Locker. I'll try to post, I'll try to check yung room rates nila dito sa Hotel Pravo. Here, sa description, and nalagay ko na lang din sa footnote itong vlog natin, Hotel Pravo. Ayan siya. So, one recommendation yan. From Jaybee Domingo, diba? Kala mo naman, influencer yarn.
Along Ashley Road pala to guys, itong Hotel Pravo. Anyway, if you guys are staying here, very accessible lang din. Yung Harbor City, nandun lang siya sa other side. Netong area na to, kaya para din sa mga mahilig mag shopping, you know, lahat ng mga brands from the luxury ones hanggang din sa mga brands like Muji, Uniqlo, GU, available dyan sa Harbor City. Ano kaya, tignan nyo rin yung ano, Genevieve Gazoo, American Boulevard. wala yun dyan sa Harbor City, pero ayan, basta ayan, pwede nyo check yung Harbor City para din sa mga mahilig na, you know, shopping. So hindi ko na rin mapupuntahan guys, pero around this area pwede nyo rin i-check yung Kimberley Hotel. Maganda rin yung reviews doon, and okay din siya. Actually parang mga nasa 3 star yata, 4 star hotel siya, not sure. Pero if you want, you know, more decent, more spacious na accommodation na dito nyo makikita sa Kowloon or mabubuk sa Kowloon area, you can also check that. Pero in general, again guys, don't expect too much space, lalo na kung guest houses or hostels yung i-rent nyo rito sa Hong Kong, kasi mag-disappoint kayo. So ayun lang, basta yun ang masasuggest ko. Just read the reviews, the comments from the from those people na nakapag-try na mag-book doon or nakapag-stay na doon. Kaya it really pays for you guys to research, kasi ganun din naman ginawa namin, or ganun din ginagawa namin whenever we book our accommodation. And sa pag-book din accommodation, I would suggest na dapat may review or may feedback na, kasi ayaw ko, ako personally na-sketch yan ako kapag bagong-bago yung posting or yung, I mean yung, kumbaga yung room or yung hotel or yung hostel, ganun. Parang, ayaw ko, hindi ako confident to book yung mga ganong accommodations na walang reviews. Pero baka ako lang naman yun. So, yan. Hindi ko na mapupuntahan yung iba guys, at medyo inclement. Wow, inclement! Kasi hindi na rin ako yung weather. Balik na ako sa bahay. But hopefully, hindi ko alam kung narinig niyo pa to, pero hopefully guys, nakatulong tong vlog na to. Pinababi na tayo doon. Maka-report. Okay. Hopefully guys, ito, natulungan ko kayo sa pagde-decide kung worth it nga ba mag-stay dito sa Chungking Mansion, dito sa Tsim Sha Tsui, at yung mga personal recommendations natin. It's up to you, pwede nyo check. But yun, location wise, again, I would suggest dito pa rin kayo sa Kowloon area mag-book. So wala talagang lumalakas na talaga yung ulan. Ito nga tayo. But yun, location wise, again, Kowloon area, like Mongkok, I think sa Mongkok meron yung Hotel Peace, Mongkok, pwede nyo rin i-check. I think maraming branches actually na Hotel Peace dito sa Hong Kong. Magaganda yung mga reviews daw. So yun guys, ayun, nakatulong ating vlog. Pauwi na ako. Bumabagyo na. Bumabagyo talaga. But anyway, sana nakatulong yung vlog ko guys, para mapag-desisyonan nyo kung worth it nga ba mag-stay dito sa Chungking Mansion or in general sa Kowloon area. And yun, kung nagustuhan nyo yung vlog na to guys, don't forget to like, share, subscribe, and comment. This has been Jaybee Domingo. Stay safe. God bless and adios. Gotta go.